international events ng MPA na Moonton related is ito could be their first time in the grand finals. Wow. Did you realize that? Grabe. Antakal na nilang hindi nag-grand finals. Akala ko kaya King of Kings kasi lagi silang present sa finals. Pero oo nga naman, hindi nga pala sila umaabot. So ito yung chance na nila para right. magkaroon ng ibig sabihin yung title nilang King of Kings. Manalo ng MSC. Pero syempre mahihirapan siyang gawin yun. So M2 World Championship Peach versus Myanmar. And and MSC noong 2021... PH versus PH. Yes. M3 was PH versus PH. My God, the Philippine dominance throughout the past year, mukhang lumalaban na muli ang ating karibal na region this time around. Indonesia taking game 1 and 2. Look at the stats from last game. 79K damage dealt by Skylar. Expected naman natin yan. Kasi nga, naturally nakakounter niya sa late game yung mga heroes ng RSGPH. So laging merong laging kadikit yung term na sa late game. Kasi sa early game, it could have been a good set of events para sana dito sa RSGPH. At bakit ganun yung bans? We are actually I don't think this is the wag na muna natin masyado pansinin. Pero the thing about game number 2 is Esmeralda definitely was one of the key factors on why RRQ Hoshi got enough space to function and hindi masyadong nahawakan yung Claude because of R7. Dito na pumapasok yung team aspect of the game na ilang beses nating nagpag-usapan in this analyst stand na ngayon nakaupo na tayo. Yung kakayanan ng isang team na maglaro sa isang hero na alam nila lahat kung paano maglaro around that. Because I really love that point. It's not about just the mastery of the player to that hero. It's also about the mastery of the team kung paano maglaro around that hero. And nakita natin yung last game around that Esmeralda. And gusto ko i-todo point out yan kasi kung papansinin natin yung mga past champions ng MPL season, ng MPL PH, season 7, 8, and 9, hindi ganun kalaki yung hero pool na ginagamit nila. Not because they don't have a lot of heroes to play with, it's just that yun yung na-master nila. So, kung babasin natin, Blacklist back-to-back, as well as RSGPH, yung mga heroes na pinipili nila, hindi ganun ka nagkakalayo-layo. Laging merong centerpiece. And it's because of mastery, not only with the hero, but as a team. And I feel like this is well connected doon sa sinabi ni Coach Ducky of Bren Esports a few seasons ago, where what B-Wise had in that Blacklist era was special. And when we talk about special, it's talking about communication inside the team, their mastery around the centerpiece na sinasabi mo, in which case most of the time it's the Estes pick that allowed them to be the creators of that Ube strategy na ngayon nakikita natin in the world stage, all around the world. At nag-innovate na nga tayo eh. Kumbaga, hindi na natin nakikita yung original Ube dahil nag-transcend na ito into different playstyles na nakikita natin in the current meta where everybody emphasizes grouping up and taking objectives. Yep. Which is very true dito sa laban ng RSG versus RRQ. Kasi napapansin natin na kung sino mas magaling to meme fight around objectives, sila yung nanalo. Particularly dun sa game number 1, kung saan yung mga team fights na hinatak ng RRQ, yung RSGPH doon sa mga Lord fights, tapos ang kailangan mo lang gawin is ipanaling team fight na yun, you automatic get the objectives. Ang difference nga lang with, for example, yung Blacklist and sometimes yung RSGPH, pinang-bait nila yung objectives na yun. Yeah. This time, sila yung nahatak sa objectives kasi parang ang drafting ng RGPH laging based sa early game. Wow. And normally kapag early game based yung composition ka, merong naka-ingrain sa utak mo na ay kailangan natin makuha yung bawat objective na to. Kumbaga nape-pressure mismo yung team na gumagamit ng early game. Pero pasok na tayo sa game 3 draft. Pilipinas, iwagayway yung mga flags na yan. Dahil malapit na tayong bumawi. Kailangan manalo ng RSG Philippines in this game number 3 para tumagal ang series na to. Walang problema kahit umabot ng 5 games dahil nandito tayo buong araw. Franco, first pick ng RSG Philippines. I like this a lot. Kaso, RRQ Hoshi can pick up the Esmeralda once again na at ipapares pa nila doon sa Julian na open. Julian and Valentina are open, but I do feel Julian Esme ang mas papaboran ng RRQ Hoshi dito. Oh, Valentina!
ang kanila kinuha instead. Mukhang may trip ang RRQ, mang seminar ng Valentina in game right. number 3. Pero hindi tayo papayag ng basta-basta ganyan. And as you said, Wolf, Esmeralda will be one of the priority picks for the red side, the 2 pick of RRQ. And now for RSG Philippines to close out their first rotation of picks. Magandang i-combo dito, nandiyan na. Ay, Xavier, tinanggal nila. Pero Beatrix, wala din. Yep. Ako, anong meron sa plus one na yan? Ayun, Diroth, Claude. Oh, Karina, ang kanilang pinrayo. So, yung Diroth, syempre, counter yan dun sa Esmeralda in many ways. At yung Karina, ay, what I like about yung mga kinuha dito ng RSGPH is wala ka pang talagang valid na pagkukuhaan ng spells kung ikaw ay isang Valentina. Only the Shadow Assault. Exactly. Oh, okay. So, meron tayong trend dito na pag may nagpick ng Karina, ang Lancelot yung pinagsasagot. And RQ, they are very confident taking this Lancelot kasi nga naman kanilang, yung Albert, yung master ni Albert the Hero. Problem is, meron Franco. So, this could be good start para sa RCPH. For RQ, tingin ko magubad sila ng Cecilion and Eve. Yeah, they're gonna focus on Aqua dito, no? Alam naman natin that Aqua is one of the centerpiece, kumbaga parang isa yung tipon ng mage na pwede mong gawing centerpiece. Yes, may mga iba kasing phosphor na pag ginawa mong, kumbaga siya yung kailangan bumuhat ng composition, hindi kaya gawin yon. Ibahin natin si Aqua. Si Aqua ay isang mid laner na kayang maging, kumbaga parang core, pero hindi talaga. Kumbaga bumabawas lang. Ang tawag sa kanya, silent core eh. Parang silent core. Silent parang, core. Tahimik lang. Gusto ko sanang sabi, meron pa akong isang word na pwedeng sabihin kaso medyo pangit pakinggan. Ano yan? Sabihin mo na. Hindi pwede, nasa broadcast tayo. Ah, okay. Ibulong mo na lang sa akin yan. So para sa mga watch party dyan, tsaka mga team bahay, ano bang magandang nickname para dito kay Aqua? Kasi okay. Alam natin eh na parang siya yung phosphor na bumubuhat. Okay, so mamaya, we'll think about that. Pero so far, sobrang ano nga eh, sobrang important ni Aqua dito sa game to. Now, interestingly, Kagura yung binan ng RQ, hindi sila takot sa Cecilion. And that's the Claude band that we're looking for. Thank you. Thank you. Good. We're all good. So RQ, what is your answer? Cecilion, wait. Sorry, may Valentina na pala sila. They'll be looking for their post 5. Yes. And possibly even their gold laner. May, what if sila yung mag-Angela bigla dito sa game na to? Possible, considering that they want to give Esmeralda the power. Pero mukhang Claude, Brody muna ang kukunin nila for the gold lane. And this time around, meron pa tayong Clint. Clint. Meron pa tayo, actually parang Clint Irithel na lang ang pinagpipilian dito. Hindi viable yung Popol kasi may Lancelot. So yeah, Clint makes a lot of sense. And then get Cecilion. And Eve, of course, yung sinabi natin kanina din. Eve, Clint? Tingnan natin kung Clint nga pa, pero yun na nga, Eve and Clint right on cue. Magiging maganda ang control nila over objectives this time around. They have the real world manipulation. Kailangan nga lang na nila mag-ingat sa Valentina. Pwede pa yata sila mag-Atlas, yung RQ. Mm-hmm. Still makes sense. Or yung tech pick na Kadita or Natalia actually. Hindi ako magulat kung biglang mag... damage. Si Bojack. Nako, nandiyan na. Mga ka-RSG dyan, mga Raiders ng ibang bansa, may Centaur sila. Yep. Ganon kalupit. Safest pick is Atlas. Other picks are Natalia or Kadita na post 5 for RQ Hoshi. We haven't seen that Kadita post 5 for the longest time already. Kung babalikan natin, no, parang post 4 madalas. But speaking of post 4, si Cecilio na magiging last pick. At mukhang wala masyadong tank sa side ng RQ. Final thoughts mo. Sinabi ko yung baka kunin nila si Cecilio, pero kasi nung nakita yung Valentina, ay hindi na pala kasi may post 4 na. So is this a post 5 Valentina? Madami tayong tanong pero masasagot din yan. Game 3, Pilipinas, ito na yon. Kailangan nating manalo ng Game 3 to stay in the upper bracket. Casters, kayo na. It's time. It's time, Pilipinas. Kailangan na natin ipasa to once again sa ating Philippine representatives on this very crucial game. Kailangan balikta rin to ng Team Pilipinas. Kayo na mga nanonood dyan sa SM Super Mall CDZ. Renmar, Rockheart, alam niyo na gagawin. Palakasin yung energy. Ipasa natin sa Malaysia dahil ito na nga. Ang hinihintay nating bans and picks. It's RSG's match point. RSG's match point against RSG Philippines. Kailangan nilang bumawi ngayon. Kailangan natin makita ngayon na yung pinaka-strength ng RSG, which is them
stating their grounds early part of the game and finishing the game. Ngayon, napakaganda ng kanilang draft. Same goes with RRQ. Difference lang is for RRQ, meron silang mga heroes na na-open, that is Valentina. Although for RSG kasi, for the longest time, ito yung mga heroes na talagang ginagamit nila. I love that you point out the Valentina. Isa sa mga teams sa si MSC, MSC 2022 or ang RSG PH ay nakatapat nga ang Valentina during the playoffs. Na sinabi din ni Demon kaysa kanang interview, ilang beses na namin natatalo ang isang Valentina. So baka ginamit ang RSG Hoshi para magpa-seminar. Oo, kumaga parang ngayon, for RSG, sige, bigyan na natin. For RQ, there's a threat possibly na pag maganda, this is Vin, by the way, na gumagamit nito. And ang good thing para sa RQ Hoshi is that ginagamit niya yung Franco and kumaga, kaya niyang i-maximize yung Valentina niya dito by copying the skill of Light. But again, for RSG Philippines, kanina ng game number 2, it was a nice start for them. Nagkaroon na ng konting errors. But definitely, since this is this could be their final game, ay ilalabas nila dito yung pusong Pinoy at ang puso nila bilang manlalaro. Pusong Pinoy, pusong Mamon, lahat ilabas nila para suporta ng Pilipinas dahil ngayon ang ating panahon para sumuporta at magbigay ng lakas sa Pilipinas. Hindi pa naman huli ang lahat for a best of 5 game, kaya nga tayo nagtitimpi kanina siya. Oo, kumbaga, ngayon, kapag kaano, alam mo na. Alam mo na. Ire-ready na natin yan. Kahit sa mga nanonood ngayon, may kita natin sa may bottom lane. That is First Blood for Demon. Kahit kailangan lang nilang ituloy-tuloy ngayon. Pero nandito ang backup, gagamitin ang Bad Fist. Alfred with a kill. May sagot agad ang side ng RRQ Hoshi. But good start. Good start for RSG. Trade of 1-1. RSG Philippines, RRQ Hoshi. Now, it's the jungle contention. RRQ, si Albert. May pwesto ngayon na wala si Demon Kite. Kumuha ng time, kumuha ng kill RQ Hoshi. Early game, iniiwasan nilang makasnowball din dito sa Demon Kite. Alam mo kung maga for RSG ngayon, kailangan din nilang, nabanggit mo na ang snowball, kailangan din nilang pigilan dito na si Clay ay mag-snowball dahil alam natin ang prowess ng isang Cecilion. Yes. Pagdating sa late game, so definitely, kailangan mapigilan to ni Light. But take note, nabanggit natin kanina for Vin, that was him copying the ultimate of Franco. So this could be deadly for Eman. Alam mo naman yung mga pinag-uusapan sa mga exam. Cover your papers. Oo. Dapat hindi pwedeng mangopya. Kailangan na ng teacher. Teacher. Kailangan ng bantayan. Ikaw na ngayon si Teacher Chantel. Teacher Chantel. Hindi ka na ate. Oo, teacher na muna ako. Babantayan natin kung sino abang pwedeng mangopya ng ultimate. Pero interesting though, Vin focusing mark na emblem. Ah, yes. So, kumbaga parang gusto niya mangyari dito is additional damage na agad para sa kanya mga kakampi. That is 6% if I'm not mistaken. Mm-hmm. So, para dito sa RRQ Hoshi, once na mag-try na mag-initiate dito si Vin, automatic pupasok agad sila. Speaking of, that is the set of play. Mukhang napalalim. Napalalim nun si Light para makapagbigay ng vision sa RSG Philippines. A great way para ma-slow down dito or pwede mabibisit ang gold lane ng RSG Philippines right now. Pero it's 44 seconds. Makabawi si Light. But this time, ang TL si Clay at mismo si Vin, double time sa ikot ha. Binabantayan nila palagi yung scaling progress kayo ng dalawa. Si Brody at si Cecilion mismo. Oo, oh, kumaga parang ngayon, sige OSX, pag-usapan muna natin lagi si RQ Hoshi. Para pag sobrang ganda na nangyayari sa RSG, grabe yung emosyon. Sige, bias tayo sa RQ Hoshi. Oo, oh, pag-usapan muna natin ngayon yung RQ para pag Bait RSG, talagang yung emosyon natin ay grabing-grabe na. Sige, ang galing oh. Si RQ, oh, diba? Kala mo talaga eh. kung kasali ako doon sa yung game, pag-game ni Mara, gusto ko sumali doon eh. Sige, example. Pwede ako mang impersonate ng mga Pakito, yung mga ganun. Pero yung mga farsa ng mga ganun impersonations, ang hirap din kasi. Mahirap. Kailangan may rampa yun eh. Pa-mysterious din yung cosplay. Kaya nalang kita na cosplayer na walang muka. Oh, actually. Parang yung blindfold niya na kompleto. So ngayon, kailangan din magkaroon ng blindfold for the side of RQ Hoshi. Vision, totally. Kailangan yung pagilan. At ako will use that ultimate. Alpha ako na first time. Then, ay wala na buhay doon. This time around, RSG with a double kill for Demon Kite. This is what we are waiting para sa RSG. Sila naman makakita na aggression from them pagdating sa mga ganun objectives. Ang galing pa rin ng RQ Hoshi. Nabigay sila ng dalawang kills. Ang galing pa rin nila. Ang galing ng RQ Hoshi dahil binigay nila yung dalawang kills. Si R7 at si Vin. Salamat. Parang sabi ng RQ Hoshi, sige bigay natin yung turtle. Ang galing ni Albert, oh. Para magpapategi tuloy. Magpapadeads tayo doon sa moment na yun. Now 3-2 OSX. Okay. Makukuha ni, if I'm not mistaken, yes, makukuha dito pa ni Light yung Little Wonder. So lahat na resources kaya kailangan nila kuhanin. Speaking of resources, R7
naging R6 doon sa may bottom lane and that turret destroyed for RSG Philippines. Still, magaling pa rin ang RQ Oshi. Nakabasa sila ng turret doon. Pero magaling si Light. Dahil nagsakot yun yung 16, Emma with a kill. Tapos, pabasa rin si Albert. May backup. Ako na doon. Albert, wala na mana. Pisikan mo pa. Wala ka pa yun. Uwi. Yun, uwi. Uwi ka muna. Uwi muna si Light. Isama sa dito siguro, no? Nagtipo si Light pa uwi. Yun ang gusto sabihin. Uwi ka. Uwi muna, uwi muna. Ang galing pa yun ang RQ Oshi. Magaling pa rin sila, guys. Magaling sila ngayon. Pero magaling. Pero ha, gusto ko lang i-point out dito si Demon Kite. Etong hero na to, nung MPL Season 8, Season 9, eto yung hero niya na talagang nahihirapan lahat ng mga teams. Mabagsik. Mabagsik. O yan, nag-TNC. Kanino ba galing ang itong hero na to na may kasamang Demon Slayer? Alam mo na, it's a tribute for SDZYZ. Narinig tayo ni Demon Kite. Kahit ang hirap i-pronounce ang SDZYZ. Alam mo na. Ngayon alam na natin. Low-key na nag-iinit din si Demon Kite. Yan. May kita natin ngayon, RSG, this is their identity. Kailangan lang nila ngayon pigilan pa ang RRQ Hoshi na somehow ay makapag-retaliate sa kanilang pag-teamfight. Another turtle, another day para dito sa ating dalawang teams as Demon Kite versus Girl at One. Pero mahook dito ang RSG. Patay dito si Vin. And for that, RQ Hoshi, aalis na lang muna. Nawala si Vin, parang diesel tumataas ang gas, pero kaya wala nagpapagas. Tinanggal mahal nga ngayon eh. Yun nila muna kailangan tanggalin. Kailangan muna alisin. Pero ang galing pa rin nila, Joe. Walang family muna. Magaling. Galing pa yung RQ Hoshi. Kumbaga parang ang RSG ngayon, gusto nila, ang kailangan nila parang dami. Magaling ang RQ Hoshi, pero mas magaling kami kasi hahabol kami. May kita natin ngayon papasok. Si Demon Kite and Eman, ayos on the prize, gusto nilang kuhanin ang Torre doon. Securely magagamit, hindi pa tapos ang laban. Ginamit ako seal, anytime makakahook dito si Light. Okay, we see the light and right now, the light is on the side of RSG dahil RQ Hoshi mapipilitan na lumayo. Ang galing naman doon ni Demon Kite. Pero ang galing pa rin kung paano nagpakamatay si Skylar doon ha? Sa pagbigay doon ng pag-setup ni Aqua. O kumbaga, nagpakamatay doon siya doon with fashion. With fashion, with grace. Yeah, with grace. Kumakanta siya with high colors. High colors. Lahat na. With honors. With honors. And all. kinakanta niya yung Jessie J na flashlight. You're my flashlight. Light. Tama. Cooking mo ako. Yeah. May Onyx sticker. Ang ganda na ni Nat sa pay tribute. Yan, sa lahat. PNC, Onyx Philippines. Ilabas nila lahat ang sticker ng Pilipinas. Dahil Bilis. Lahat ng kahit, mga ginagawa nila ngayon ay para sa Pilipinas! Manahok sakto dito ang Clay isa! Doon, sabi ni Nat, huwag ka na umalis, Clay. Set up lang sa RG Philippines, umalis ngayon. Na-box out the RQ. Vin, wala na! Uwi muna kasi! 10-3 ang score natin ngayon. Kagaya na nangyaring kagabi, pinasarap lang ang ulam. Mas madaming putahe kapag lunchtime. It is now 1 PM. Kanina mga silog pa lang. Ngayon pwede na tayo makakita ng mga sabaw. 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 Sinigang. Sinigang. Masarap yung sinigang kagabi. Sana ngayon merong ano ba? Sinigang ba kayo kagabi? Ay, hindi. Hindi kayo ulam ni naman din sinigang na isda. Ah, sinigang na bangus. Bangus. Ngayon makakita tayo ng mga kakaibang galawan for RSG Philippines. At it is now 3.5k gold! Oy! Ginagat! Bakit? Si Albert! di ba? Nag-stop dance si Albert, hindi na kinaya kasi si Demon kahit gumagano'n. Kapag parang si Albert dito, nagulat na lang siya. Ganun kabilis ngayon ang ginagawa ng RSG Philippines. Ganun lang kabilis. Pero ang galing niyo pa rin, RRQ Hoshi. Sila ang bias ko ngayon. Sila mo lang bias mo ngayon. Tapos mamaya, RSG Philippines is now the time to shine. May reason ka bakit ikaw nagka-cast nito? Bakit? Hindi tayo 3 games. Oo. It's meant na 5 games. Bibigyan ko lang kayo ng history so far sa lahat po na naikast ko ngayong MSC. Mm. Kapag ka best of 3, automatic, game 3. Game 3, pag game best of 5, automatic, game 5. Kung patagalan lang ng game, patagalan lang ng pause, kung alam nila kung paano mag-RG si Demon Kite, nakatayo yan sa bangko. Oo. Nag-change siya ng hairstyle, nag-change ng hair color for a reason. Ma-meet mo yung idol mo, sabi nga ng mga analyst, kailangan mo talunin, kailangan mo pa-acknowledge, kailangan magpa-respeto, pero setup ito na nga!
Speaking of setup, nandito ngayon si Aqua setting up the tempo, liquidizing the players of RQ Hoshi, pero madedepensahan pa rin ang Torre. These are the moments wherein time is ticking for RQ Hoshi na dumepensa. Napakaganda ng placement dito ng RSG. Nakapwesto at mahirap. Sabi nila, in the Philippines, hindi na uso ang Lancelot na ginagamit talaga sa mga tournament. May isa lang pwedeng gumamit niyan. Dapat taga Pilipinas. Ayan. Dapat Pilipino lang ang pwede gumamit ng Lancelot. Hindi pwede sa mga kamay ng mga ano yan. Ay, wait. O nga pala, Indonesia pala ako ngayon. Oh, Indonesia ka ba ngayon? Okay. Ikaw yung presentation ngayon ng... Sige. Indonesia. Kasi kanina, apat ata yung nandun na nakipaglaro kay Mara eh. Oo. Oh, four came to play, pero yung nag-iisang Pinoy, naging ano siya eh, nagbigay din siya ng energy ball dun eh. Ganon ka, ganon din ka grabe ang likot ng utak ng mga Pinoy dahil yung kasama pa niya, kaya pala hindi in-interview, siya pala si Berry. Oh, si Katie. Berry! May pa fireworks. Katie Berry. Hindi kasi, gusto ko lang nalagay kami ng RQ Hoshi right now. They're really doing a good job. They're really doing a great job kasi wala, pinakita na nila ngayon na kaya sila ng... Kita mo, lamang. Lamang ha. Huwag nyo kasing ipipick yung Valentina sa isang team na kayang counterin sa MSC 2022. Iyon. RSG Philippines lang naka-counter yan. Wala silang pakialam kahit gamitin yung Valentina. Kaya inopen dahil alam kung paano kukuhanin. Now, this is the Lord. This is the second Lord. Pimpli kasi Finn doon, medyo dumaus doon. Kaya itong kukuhanin. Kaya nyo ba? Real world manipulation para kay Aqua at pinawang lahat from the Liquidizer at RSG. Will march in. This is it for RSG. Pwede silang kumuha ng Lord ngayon. Nakangatiming yung wave sa may bottom lane. At Pilipinas mag-ingay dahil lumalaban ang ating representatives. Activated na nga ang stones ng RSG Philippines. Ito na, R7. Kailangan mo na maging R6, R5, R4. Lahat papuntang zero. Ay, may countdown. Mag-countdown tayo. Kailangan si R7 ang maging final countdown for RRQ Hoshi as the Lord. The second Lord will march in sa ating bottom lane. Napakaliit ngayon ng espasyo para sa RRQ. Vin, I want to point out one more time yung hero ng Valentina, ang passive niyan, na mas mataas, kung mas mataas yung level mo sa kanya, mas makakalaman ka ng XP. Pero kung pag-uusapan lang natin si Aqua, level 13 yan ngayon. Level 13. Mas mataas sa level. Ibig kaya mo sabihin, ba? Mas mataas din ang damage dito ni Aqua against the Valentina. Inaantay ngayon ng RSG. Medyo pumasok na si Light. Okay, okay, countdown. Okay, isa na lamang Torre. Tara, kunin natin isang Torre dito. Lord, noon na lang sa gitna. Wala na. Okay, isa na lang. Ang galing pa rin. Nakakuha. Ang galing pa rin. Binibigay ng RQ ang mga Torre nila ngayon. Eman and the gang will back away. Gusto muna nilang i-secure ang ibang mga bagay. Nagkaroon ng conceal. Medyo bumilis dito ang side ng RQ Hoshi. Pero conceal pa rin. Check lang. Sinat. Ay, nakuha na pala yung si Bindona. Anong ginagawa mo dyan? That unstoppable para kay Demon Kite R7. Balik na sa base. Balik na sa base. Kailangan mag-regen. Kailangan mag-recall. Huwag na kayo lumaban muna ngayon. 8K gold lead. RSG Philippines. Demon Kite 616. Hindi siya 515 because... Hindi siya we better than me naman talaga. 616 against what? 222 Albert Lancelot. Imagine this is a signature hero of Albert. Ibig sabihin nakuha na dito ng RSG ang kanilang groove. Kamutikan pa si R7. May halong ka ba? May relax, halong ka ba? Relax, pre. From the hooker T. Kinakaba. Oo, Si Albert, tinaas na yung mask niya. By the way, for Clay, he opted for the ice cream one. So, ibig sabihin dito, gusto nila na medyo maging malagkit ang team fight. Kailangan nilang pantayin dito because Aqua also has that slow from this Eve. So, this is a good thing actually for RQ Hoshi OSX. Kasi na-depensa nila yung laban. Ibig sabihin, later on, mas magiging masakit yung damage ni Clay. So, RSG Philippines, pwede silang freeze muna ng lanes para hindi magkaroon ng stocks. Okay, may bantay ngayon sa lanes. Pag-usapan na, hinga tayo ng konti ha. Hinga tayo ng konti, RSG Philippines, RQ Hoshi. It's inevitable na lalabas talaga isang Esmeralda. But on the counter na merong Dairoth, na may ganitong items na, apat na core items sa isang Dairoth, walang problema sa matchup yan. Kanina pa natin tinitingnan kung paano nire-respeto ng RSG Philippines ang sakit ng Esmeralda ni R7. Pero ngayon,
Not so sakit anymore. Oo. Oy, teka lang. Oh. Nakaabang dito yung RSG. Abangers, ha? Si Clay naka-open. Abangers. Ang kanyang posisyon na pwedeng manglikod ang RSG. Abangan natin kung ano mangyayari. At Light will be there. Clay ang kanilang nakuha doon. That is it para sa side ng RSG Philippines. Sumama pa dito ng Real World Manipulation para kay Aqua. Vid is done. Woo-hoo! Nagalit na ang Pinoy. At Team Kite will get that double kill. It is a bait lord. Kinailangan lang nilang malaman ang posisyon. Kailangan nyo, ha? Kailangan lang patunogin ang kampana dahil RSG Philippines with the backline entrance, si Light pa rin. Binigay mong hero ni Light at si Demon Kite on a roll. 8-1-6. Walang nakalapit sa Lord. Pinauwi yung dalawa at dun mismo sa setup na yun, natulala ang RK Hoshi. Magaling pa rin sila. Alam mo ngayon for ayan. Speaking of Skylar, thank you daw. Kasi siya na nga lang sana ang detepensa. Nabawasan pa ang RK Hoshi. Nandito na rin, nakuha na rin ang RSG ang Lord. This is it, ladies and gents. Albert ay mapipili na lang gamitin ng mga skills para lang dumepensa. Kamunti kang pamahok. Si R7. Si Vin magaling daw mag-franco pero parang hindi nakikita ngayon parang against hindi Light. Parang hindi naman. Huwag nyo kasi bigyan ng seminar to. Ang RSG Philippines magbibigay sa inyo kung paano gumamit ng Valentina. Uulitin ko, huwag nyo gamitin! Hindi! Eto na guys! Albert is done, the baby alien is done, R7 is done as well as RSG. Philippines will extend this match. Yun! Yun yung mga ngiti na gusto ko eh. Yan yung mga ngiti. Masaya ako nakasama ko si Ate Chantel dahil mag-game 5 tayo ngayon. Matik! Hindi pwede. Nakikita natin umiiling si Demon Kite. Not yet. Not this time. Not in my watch. Ang saya naman. Oh. Kaya tayo nag-relax ng game 1 and 2. And I really like the ambiance. Di ba? Oh, yan. Si Exhort. Exhort, alam mo na gagawin mo. Si All Eyes on Oh My Lexi. Nilayo na sa kanya yung mga feedback. Ayun na. Ang galing nyo, RRQ! Yun ang sinabi niya. Ang galing nyo, RRQ! Ay! Hindi, napakalupit mo! Yun yung gano'n. Yun yung mga war cry. Mabater, thank you for dubbing it, OSX. Yun. Has been a pleasure for Demon Kite for sure. And nakikita natin yun for RSG Philippines. This is now...